you guys have been unusually quiet. Yung love team nyo, yung not the same as we would hear before. Wala masyadong trailers, wala masyadong lumalabas. Mm. Kasi parang ganun daw yung parate every time gumagawa si Inang ng pelikula. Mm-hmm. Andun yung pagka-mysterious, like yeah. Pati yung sa trailer, mm-hmm. teaser pa lang, ang konti lang na pinakita, pati yung mga BTS, particular si Inang na huwag masyadong mag-release ng mm-hmm. masyadong maraming information para once upon a day movie, marami talagang surprises na makikita. Would you say this movie changed the two of you? Siguro nag-grow kami sa movie na to. Ngayon ko lang nakita si DJ na ganito ka seryoso pag sa mga shoot, kung paano niya trabahuhin ng character. Kasi yung sa character niya, tahimik, mysterious, na hindi lang gusto ganun eh. Malalim yung character na kailangan niyang pakita yun sa mga mata kahit walang dialogues. Iba yung effort ni Catherine dito rin sa movie na to. Talagang all out siya kay Inang na binibigay niya kung ano yung nihigitan niya pa yung pinapakita, yung sinasabi ni Inang. And sa lahat na nagda-doubt kay Catherine na sinasabi na keso pakitan daw siya umarte. Eto na yun. Dito kayo lahat matutunga nga sa kanya. Ano yung mga misconceptions na ng mga tao na parang kay DJ, lahat naman eh, parang yung impression sa kanya kung di mo kilala, nayayabangan, naangasan masyado kasi tahimik siya, masungit. Na parati ko sabi, hindi, di niya lang, ganyan lang kasi talaga siya. Na mas gusto kong pinapakita niya kung sino talaga siya para kasi naman hindi siya magpakatotoo. Number one rule is never judge a person. Never judge. Dahil ako ang dami ko ng lessons din dun sa dati na nagjudge ako. Hindi man nagjudge ako ng tao, pero pinangungunahan ko and magugulat ako. Hindi pala siya ganun. Mm-hmm. So, nagumukha akong tanga, diba? Kasi, yeah. Gaya kay Catherine, laging daming sasabi na suplada siya. Mm-hmm. Hindi naman siya suplada. It's, ano lang yun eh, kasi shy siya eh. Pero kami na, sinasabi ko nga kay Catherine, kami na lang din siguro yung kailangan mag-adjust. When I used to interview you before, may mga shades ka. Ba't ka dumaan sa ano, face niya? Ano yun? pero ngayon, parang wala na ngayon. As of lately, no? Wala. Hindi ka na nag-shades. Pero bakit ka dumaan sa face na naka-shades ka lagi? Talagang addict lang ako magsalamin. Tapon mo na lahat ng shades. Sayang. Sayang mga shades. Pero your fans are passionate about how they love you. Bakit mo sa tingin ganun yung pagmamahal lang talaga ng fans na they really would fight for you? Alam mo yung mga ganun, di ba? Yun na lang yung mga taong magpapasaya sa'yo sa tuwing may naninira sa'yo. Yun na lang yung mga taong magpapaano ng loob mo. No? Na kaya mo pa. Nakakaya mo pa ng ituloy-ito. Kasi minsan mapapagod ka rin na ba itong mga to? And pag naalala mo or nakita mo at naramdaman mo yung pagmamahal ng mga tao nagmamahal sa'yo, doon ka na lang mapa. Kaya mo pa. Mm-hmm. Kaya pa pala to. Ganun. Mm. So all this time, yung fans niyo are the ones that actually kept you going during the hardest times? Yes, sila talaga. Sila yung nandyan ever since hanggang ngayon na nagpo-protect sa amin. Wala kami dito talaga kung wala sila. And totoo yun. So itong movie na to, ito, isa to sa regalo namin sa kanila na deserve nila makapanood ng something na maging proud sila sa amin. It's like, na out of place ako eh. Wala ko holding.